Magsitayo ang lahat para sa isang maikling panalangin. Handa na ba ang lahat? Okay, let us pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we offer this day all we do, think, and say. Give light to our mind to learn lessons of all kind. Help us to be obedient, truthful, and loving to all. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. Ayan, maaari na kayong magsiupo. May nagliban ba sa klase ngayong araw? Wala, mahusay. At dahil walang nagliban sa ating klase ngayong araw, bigyan natin ang ating sarili ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling. Bago tayo magpatuloy, ay atin munang balikan ang iba't ibang paalala kung tayo ay may aralin sa loob ng silid-aralan. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig sa guro. At pangatlo, itaas ang ating mga kamay kung may nais kayong itanong o gusto ninyong magsalita. Nagkakaintindihan ba tayo? Magaling. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng isang maikling pagsasanay. Magpapakita ako sa inyo ng iba't ibang pangkat ng mga larawan at sasabihin ninyo sa akin kung ano ang pinakaangkop na salita para sa kanila. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Unang pangkat ng mga larawan. Ito ay binubuo ng isang jeep at isang motorsiklo. Anong salita ang pinakaangkop para sa kanila? Heidi Shane. Sila ay, ang mga ito ay, sasakyan, mahusay, ikalawang pangkat ng mga larawan. Ito naman ay binubuo ng isang tinapay at mga prutas. Anong salita ang pinakaangkop para sa kanila? James. Ang mga ito ay pagkain. Napakagaling. Ikatlong larawan. Cassandra. Ito ay cellphone. Napakahusay. Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng isang maikling laro. Tayo ay maglalaro ng charades o hula-hulaan. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at kayo naman ang ikalawang pangkat. Ngayon, may ikikilos akong iba't ibang mga bagay na maaaring mayroon kayo o mayroon sa inyong mga bahay. Ang pangkat na makakahula ng salitang aking ikinikilos ay magkakaroon ng 1 puntos. At ang pangkat na may pinakamaraming puntos ang siyang mananalo sa ating laro. Handa na ba kayo? Okay, umpisahan na natin. Unang pangkat. 2 pangkat. Unang salita. Anong salita ito? Anong bagay ito? Cheska. Ito ay cellphone. Ang unang pangkat ay magkakaroon ng 1 puntos. Magaling. Ikalawang salita. Anong bagay ito? Array. Laptop. Mahusay. Ikatlong salita. Ano ito? James. Bigas. Magaling. Sunod. Ano ito? Array. Bahay. Mahusay. Sunod. Ano ito? Sophia. Kotse. Magaling. Sunod. Ano ito? Natalie. Kanin? Ano kaya? JM.
Pagkain, madali. Sunod. Ano ito? Margie Rose. Damit, mahusay. Sunod. Alway. Pabango, mahusay. Sunod. Justin Rain. Hikaw, mahusay. Sunod. Ano ito? Daniel. Ito ay sapatos. Magaling. At dahil ang dalawang pangkat ay nagkaroon ng tig-limang puntos, ang bawat pangkat ay panalo sa larong ito. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Yan, napakagaling naman. Ngayon, kung ating susuriin, ang mga bagay na inyong nahulaan ay nahahati sa dalawang pangkat. May mga bagay na kailangan natin upang mabuhay. At mayroon namang pangkat na mga bagay na kailangan natin upang maging masaya, ngunit hindi ito nakadadagdag sa ating pamumuhay o hindi ito nakakatulong sa ating maging produktibo. Ngayong araw, ating tatalakayin ang kahalagahan ng teorya ng pangangailangan. Basahin natin ang salita. Pangangailangan, mahusay. Sa iyong pananaw, ano kaya ang maaaring kahulugan ng salitang pangangailangan? Sophia Faith. Ang pangangailangan ay isang bagay na kailangan ng tao. Pwede. Ano pa? Amber. Ang pangangailangan ay mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw. Tama yun. Tama ang inyong mga sagot. Lagi nating tatandaan na ang mga pangangailangan ay mga bagay na kailangan ng isang individual upang mabuhay o maging produktibo. Nagkakaintindihan ba tayo? O magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mga bagay na ating kailangan. Daniela, pagkain. Ano pa? Natalie, tubig. Ano pa? Sige nga. Justin Rain, damit. Napakahusay. Basahin naman natin ang ikalawang salita. Kagustuhan. Ngayon, sa inyong pananaw, ano kaya ang ibig pakahulugan ng salitang kagustuhan? Heidi. Ang kagustuhan ay mga bagay na nais nating makuha. Tama. Ano pa? Anthony. Ang kagustuhan ay mga bagay na nagdudulot ng kasayahan sa tao. Napakahusay nun. Ang kagustuhan ay mga bagay na nagbibigay ng kasayahan sa tao, ngunit hindi ito nakatutulong sa atin upang mabuhay at hindi din ito nakadadagdag sa atin upang maging produktibo. Ilan lang sa mga halimbawa ng mga kagustuhan ay pabango, mga alahas, o di kaya'y cellphone kung gagamitin natin ito upang maglaro lamang. Naiintindihan ba? Okay. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang larawan ng isang cellphone. Ang isang negosyante
ay bumili ng isang cellphone upang matawagan ang kanyang mga empleyado. Masasabi niyo bang ang kanyang pagbili ng cellphone ay pangangailangan o kagustuhan? Okay, marami sa inyo ang nagsasabi na ang kanyang ginawa ay isang uri ng pangangailangan. Ngayon, paano ninyo ito nasabi? Bakit kaya naging pangangailangan ang pagbili ng negosyante ng cellphone? Natalie. Ang pagbili ng cellphone ng negosyante ay pangangailangan sapagkat magiging produktibo siya kung siya ay gagamit ng cellphone dahil ito ay kailangan sa kanyang negosyo. Tama, Natalie. Ano pa? Heidi. Pangangailangan ang pagbili ng cellphone ng negosyante dahil ito ay nakatutulong sa kanya maging produktibo. Napakahusay. Ngayon, kung ang isang mag-aaral naman ay bibili ng isang cellphone upang gamitin lang ito sa paglalaro ng mga online games gaya ng Mobile Legends, ito ba ay maituturing na pangangailangan o kagustuhan? O marami sa inyo nagsasabi na ito ay kagustuhan lamang. Sino makakapagsabi sa akin kung bakit ito ay kagustuhan? Kathleen. Ang pagbili ng cellphone ng estudyante ay kagustuhan sapagkat tama, hindi ito nakatutulong sa isang mag-aaral upang maging produktibo. At ito din ay hindi nakatutulong sa kanyang pag-aaral kung gagamitin niya lamang ang cellphone sa paglalaro ng mga online games. Naiintindihan ba? Mahusay. Ngayon, ating tandaan na kailangan nating isipin ng mabuti ang pagbili ng iba't ibang mga bagay. Ating isaisip kung ito ba talaga ay mahalaga sa ating buhay o ito lang ay makakapagdulot sa atin ng kasiyahan ngunit hindi makakatulong sa atin upang maging produktibo. Pero hindi maiiwasan na maraming pangangailangan ang isang individual. Mayroon tayong iba't ibang mga pangangailangan gaya ng pagkain, trabaho, pagmamahal, bahay, at iba pa. Ayon kay Abraham Maslow, ang pangangailangan ng isang tao ay may takdang antas ng kahalagahan. Halimbawa, ano ang mas kailangan ng tao upang mabuhay? Pagkain o pagmamahal? JM. Mas mahalaga sa tao ang pagkain dahil ito ay kanyang pangangailangan sa araw-araw. Tama. Ngayon, ayon kay Abraham Maslow, may limang pangkat ang pangangailangan ng tao. Basahin natin ang sumusunod ng mga talata. Unang talata. Ang unang pangkat ay pangangailangan physiological. Ito ang mga kailangan natin upang mabuhay. Dito kasama ang mga pangangailangan natin gaya ng pagkain, damit, at tirahan. Ikalawang talata. Dito naman nabibilang ang seguridad sa katawan, pamilya, kalusugan, trabaho, at ari-arian. Ikatlong talata. Galing. Dito naman napapabilang ang mga pangangailangan natin na pangkomunidad. Dito napapaloob ang mga pagkakaroon natin ng kaibigan, pagkakaroon ng sariling pamilya, at pakikipagkapwa-tao. Ikaapat na talata. Magaling. Dito naman kasama ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili at pangangailangan upang matugunan ang mga tagumpay at pagbibigay ng respeto sa sarili at sa ibang tao. Ikalimang talata. Dito naman napapabilang ang mga pangangailangan natin sa paglinang ng ating talento, pagiging malikhain, paglulutas sa mga suliranin, at pagpapahalaga sa buhay at sa mga
ugnayan natin sa ibang tao. Nagkakaintindihan ba? Magaling! Ngayon, upang mas lalo nating maintindihan ang ating aralin ngayong araw, magkakaroon tayo ng isang maikling pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa limang pangkat. Ito ang unang pangkat, kayo ang ikalawang pangkat, kayo ang ikatlong pangkat, kayo naman ang ikaapat na pangkat, at ito naman ang ikalimang pangkat. Pero bago tayo magpatuloy, ay ating munang balikan o ating tandaan ang mga kailangan natin isaalang-alang sa pagsasagawa ng isang pangkatang gawain. Ano-ano ang mga ito? Basahin ang panuto ng maayos. Ano pa? Tulungan ang kaklase at maging produktibo o kaya'y magbigay respeto sa inyong kaklase. Tama. Ngayon, kayo ay susulat ng isang pangungusap kung paano matutugunan ang iba't ibang pangangailangan ayon kay Abraham Maslow. Ang unang pangkat ay iisip ng isang paraan kung paano matutugunan ang pangangailangang physiological. Kaya? Okay. Para sa ikalawang pangkat, kailangan nilang makaisip ng isang paraan upang matugunan ang pangangailangan ng seguridad at kaligtasan. Sa ikatlong pangkat ay pangangailangang panlipunan. Sa ikaapat na pangkat ay pangangailangan sa paggamit ng respeto sa sarili at sa ibang tao. At sa ikalimang pangkat naman ay pangangailangang kaganapan ng pagkatao. Kaya ba? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ang ating gawain. Maaari na kayong mag-umpisa. Tapos na ba ang lahat? Ayan, kung tapos ng lahat, pumalakpak tayo ng 3 beses. 1, 2, 3. Okay, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Umpisahan natin sa unang pangkat. Para sa unang pangkat, kailangan nilang umisip ng isang paraan upang matugunan ang pangangailangang physiological. Sino ang inyong tagaulat? Kathleen. Kathleen, palakpakan natin si Kathleen. Kathleen, ipakita ninyo ang inyong gawa. Okay, para sa unang pangkat, ang naisip na lang paraan ay kumain ng pagkain, magkaroon ng wastong bilang ng mga damit, at magkaroon ng isang tirahan. Tama ba ito bilang pantugon sa pangangailangang physiological? Tama. Bigyan natin ang unang pangkat na 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Napakahusay unang pangkat. Ikalawang pangkat. Sino ang inyong tagaulat? Si Daniel. Sige, para sa ikalawang pangkat, kailangan nilang makaisip ng isang paraan sa pangangailangan ng seguridad at kaligtasan. Sige nga, ano ang inyong naisip na paraan? Sabi ng ikalawang pangkat, kailangan magkaroon ng isang maganda at permanenteng trabaho. Tama ba ito? Tama. Bigyan natin ang ikalawang pangkat ng 5 puntos din. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay. Ikatlong pangkat, sino ang inyong tagaulat? Si Joanne. Okay. Para sa ikatlong pangkat, kailangan nilang makaisip ng paraan upang matugunan ang pangangailangang panlipunan. Paano niya ito matutugunan? Okay. Ayon sa ikatlong pangkat, kailangan nating makipagkaibigan at tumulong sa iba't ibang mga tao sa ating komunidad. Tama ba ito? Magaling. Tama. Bigyan natin ang ikatlong pangkat ng 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaapat na pangkat, sino ang inyong tagaulat? Si Sophia. Okay. Para sa ikaapat na pangkat, kailangan nilang gumawa ng paraan upang matugunan ang pangangailangan ng respeto sa sarili at sa ibang tao. Sige nga. Paano niyo ito matutugunan, Iha? Okay, ayon sa ikaapat na pangkat, kailangang tanggapin ang paniniwala at magbigay galang sa sarili at sa ibang tao. Tama ba yun? Pwede, tama. Kaya bigyan natin ang ikaapat na pangkat ng 5 puntos din. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay, Sophia. Ikalimang pangkat, sino ang inyong tagaulat?
si Justin Rain. Okay, para sa ikalimang pangkat, kailangan nilang umisip ng isang paraan upang matugunan ang pangangailangan ng kaganapang pangtao. Okay. Sige nga, Justin Rain, ipakita ninyo ang inyong likha. Okay. Ayon sa ikalimang pangkat, kailangan linangin ang talento at lumutas ng iba't ibang suliranin na madadaanan natin sa ating buhay. Tama ba ang kanilang sinabi? Tama. Kaya bigyan din natin ang ikalimang pangkat ng limang puntos. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kayong lahat ay magagaling. Ngayon, harapin naman ang inyong katabi at mag-high five. Ready? High five! Okay. Ngayon, ay magpapakita ako ng iba't ibang uri ng mga larawan. Sabihin ninyo sa inyong katabi kung ang mga ito ay isang pangangailangan o kaya ay kagustuhan. Ako ay iikot upang makinig sa inyong mga tugon. Nagkakaintindihan ba? Okay. Ang unang larawan ay pamilya. Masasabi niyo ba itong pangangailangan o kagustuhan? Okay, tapos na kayong magbigay ng inyong saloobin. May narinig ako na ang pamilya ay isang pangangailangan sapagkat sila ay nagbibigay ng pagmamahal at seguridad. Tama yon. Ngayon, ikalawang larawan. Chichirya, ito ba ay pangangailangan o kagustuhan? Opo, sasabihin ninyo sa inyong katabi. Okay, mukhang tapos na ang lahat. May narinig ako na ang chichirya ay kagustuhan sapagkat ito hindi naman nagiging hindi ito nakakatulong upang maging produktibo ang tao. Tama 'yon. Ikatlong larawan. Kaibigan. Ito ba ay pangangailangan o kagustuhan? Okay, marami ang nagsabi sa inyo na ang pagkakaroon ng kaibigan ay isang pangangailangan sapagkat kailangan natin ng ugnayan sa ibang tao sa isang komunidad. Tama. Ikaapat na larawan. Pahingahan. Ito ba ay pangangailangan o kagustuhan lamang? Magaling. Marami ang nagsabi sa inyo na ang pahingahan ay pangangailangan ng tao. Ikalimang larawan. Gulay. Pangangailangan ba ito o kagustuhan? Tama. Ang lahat ng nabanggit o ang mga saloobin ninyo ay tama sapagkat ang gulay ay isang pangangailangan. Ito ay nakatutulong sa atin dahil ito ay pagkain. At nakatutulong din ito upang bumuti ang ating kalusugan. Napakagaling ninyong lahat. Ngayon ating balikan ang ating aralin. Ano-ano ang iba't ibang uri ng pangangailangan ayon kay Abraham Maslow? Sino makakapagbigay ng isa? Alre. Pangangailangang physiological. Ano ang ikalawa? Daniela. Pangangailangang seguridad. Ano ang ikatlo? Crescia Faith. Pangangailangang panlipunan. Ano ang ikaapat? Natalie. Pangangailangan ng respeto sa sarili at sa ibang tao. At ano ang panglima? O ang ikalima? Stephanie. Pangangailangan ng kaganapang pangtao. Napakahusay. Ngayon, paano naman natin malalaman kung ang isang bagay ay isang pangangailangan o kagustuhan? Gestoniel. Hala, nakalimutan. Sino makakatulong kay Gestoniel? Queen Syra. Paano masasabi kung ang bagay ay isang pangangailangan? Ang bagay ay isang pangangailangan kung kailangan niya ito
upang mabuhay araw-araw. Tama. Ano pa? James Carr. Ang bagay ay isang pangangailangan kung ito ay nakatutulong upang maging produktibo. Magaling. Paano naman natin masasabi kung ang isang bagay ay isang kagustuhan? Jasper. Ang isang bagay ay isang kagustuhan kung ito ay nagdudulot ng kasiyahan, ngunit hindi nakadadagdag sa pagiging produktibo ng isang tao. Tama yun. Kayong lahat ay magagaling. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang activity sheet. Ang kailangan niyong gawin ay isulat ang gusto ko kung ito ay isang kagustuhan at kailangan ko kung ito naman ay kailangan o pangangailangan. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang tapusin ang gawain ito. Tapos na ba ang lahat? Okay, kung tapos na ang lahat, ay makipagpalitan na kayo ng activity sheet sa inyong katabi. Okay, isulat ang salitang gusto ko kung ang bagay ay isang kagustuhan at kailangan ko kung ang bagay ay isang pangangailangan. Number one, blank pumunta sa party. Gusto ko o kailangan ko? Gusto ko, sapagkat ang party ay kagustuhan. Number two, patlang kumain ng prutas at gulay upang manatiling malakas ang aking katawan. Kailangan ko. Tama. Number three, patlang magbubukas ng saving account sa isang matatag na bangko para sa kinabukasan. Gusto ko o kailangan ko? Gusto ko? Ito ay kailangan ko sapagkat ito ay para sa seguridad ng isang individual. Opo. Number four, lumipat sa magandang bahay na may aircon. Kailangan ko o gusto ko? Ito ay gusto ko. Opo. Kasi maaari naman tayong lumipat sa mga bahay na may electric fan eh. Diba? Okay. Number five. Patlang uminom ng tubig pagkatapos kumain. Gusto ko o kailangan ko? Ito ay kailangan ko. Number six. Patlang mamahaling relo. Gusto ko o kailangan ko? Gusto ko. Number 7. Patlang telebisyon upang manood ng DepEd TV. Ito ay kailangan ko sapagkat ang TV ay nakatutulong sa inyong pag-aaral upang maintindihan lalo ang inyong mga aralin. Number 8. Patlang kumain ng pizza. Gusto ko. Number 9. Patlang maglaro ng video game. Gusto ko. Number 10. Patlang magsuot ng maayos na damit. Ito ay kailangan ko. Ngayon, ipunin ang mga activity sheets at ibalik ito sa akin. Para sa inyong gawaing bahay, kayo ay gagawa ng isang open letter. Ito ay tungkol sa mga pangangailangan at kagustuhan ninyo para sa inyong lokal na komunidad. Uumpisahan ninyo ang inyong open letter sa pangungusap na para sa kinabukasan at sa aking bayan. At isusunod din ninyo ang mga pangangailangan at kagustuhan ninyo sa inyong lokal na komunidad. Para sa pamuhatan naman, isusulat ninyo kung para kanino ito. Maaaring ito ay para sa barangay captain, sa inyong mayor, o sa kung anumang opisyalis na matatagpuan sa inyong lokal na komunidad. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, isulat ang inyong gawaing bahay sa inyong notebook at magsitayo ang lahat para sa isang maikling panalangin. Are you ready to pray? Okay, let us pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord, for guiding us for all the things we've done today. Watch us, Lord, on our way, and take us home safely. Amen.
In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam sa inyong lahat, mga bata! Hey guys, and you just watched another episode from the Shudo Demonstration Teaching Series by Chernil para sa Araling Panipunan for Grade 9. At para sa lesson plan and instructional materials ng video na ito, ilalagay ko ang lahat ng link dito sa description box. At para sa lahat ng mga videos ko tungkol sa DepEd ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff, iiwan ko ang lahat ng link dito sa description box. And once again, this is Chernil. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye guys!